guys, no, for today's video, so kinuha ko muna yung sasakyan ngayon na gagamitin namin sa bakasyon. So ito, nag-rent muna kami kasi hindi kakayanin ng Wigo dahil may mga kasama kami, di ba? So ito, ang napili namin is Expander 2023. Hanip, di ba? Makikita nyo naman. Napakaganda. Kung tutusin, isa pa doon is automatic siya. Wala na siyang handbrake. Alam nyo ba kung anong naging handbrake na itong Mitsubishi Expander? Ito na lang. Ayan. Diba? Hanip. Medyo, kung ikaw eh di masyado familiar pa, more on manual ang dinadrive mo, medyo malilito ka lang. Pero, kayang-kaya naman yun eh, para sa akin. So guys, for today's video, magpe-preventive maintenance muna ako ng gulong ko sa rear. Parang 1 year ko na yata itong hindi nabuksan, or 2 years. Pero nagpalit ako ng brake shoe dito ng 2018. Ang brand niya is Novo. So yung stock ko is makapal pa rin naman nung pinalitan ko yan. So 2016 ito, 17, 18. So 2 years o 3 years din siyang stock. So ngayon Novo yung binili ko ng 2018 na install ko. So ano na ngayon, 2023. So 4 years ganun. Pagitan ganun. So sisilipin ko siya ngayon kung gaano na siya kanipis. After 3 years o 4 years ganun. So ito, basic lang naman to para sa mga ano, DIY. So at yung jack stand na fabricated namin. Yeah. Makita nyo naman, jack stand yan. Para safety na rin, di ba? So, bukod doon, tatanggalin nyo sa pagkaka-handbrake yun. At magkakalso kayo sa gulong. Automatic yun. Kinakailangan yun. So, ayan, di ba? Para safe na safe ka. So, basic, di ba? Sa mga hindi pa alam kung paano gumamit, ganito lang naman yan. Ayan. Ayan, yung pinakamabilis na procedure para ma-i-jack mo agad yung sasakyan mo. O yan, diba? Simple lang naman yan eh. Ganun lang naman ang gagawin nyo. So, after nyan, lalagay nyo na yung jack stand. Yung sa tamang level lang na naman. Ito kasi fabricated eh. Pero merong ibang nabibili yung jack stand na mas madaling gamitin. Ito kasi kailangan pang ikutin sakto dun sa weight niya. Tapos ibababa mo siya ulit, diba? So, ayan. So, syempre, luluwagan nyo muna yung lug nuts niyan. Maluwag na yan. Yung apat na yan bago nyo itaas. Diba? So, yung handbrake, tanggalin nyo na. Tapos may igin, nakakambyo din kung manual kayo. Kung automatic naman, nakapark. Siyempre, para doble, lagyan nyo na rin ng kalso. Kabilaan. Diyan, tsaka doon. Pero sa ano yun ha, sa front nyo lalagyan ha. Para safety, hindi matumba. Sa mga nagdi-DIY, para safety pa rin naman kayo, diba? Ito, lalagay ko na muna din tong fabricated ko na jack stand. Thank you.
So, siyempre, tatanggalin nyo muna yung gulong. Nakalimutan ko lang. Kasi yan, ibababaan nyo na ulit para nakapirming na sa ano, isasakto nyo lang na tama doon. O yan, ayan, nilubagan ko lang ng konti pero hindi ko tatanggalin yan para doble-doble lang din siya. safety. Ito guys, medyo dito may hirapan kayo gawa ng itong matigas to, hindi nyo kagad matatanggal yan, so kailangan nyo mag-provide ng puller na ganito. Ayan, since wala akong makuhanan, parang hindi ko sure kung anong size na ito ha. Kabilaan yan lalo na sa mga matagal na wigo, ito ang the best nyan para matanggal nyo itong brake drum na yan. So ito guys, no. Problema ko, naputulan ako sa sobrang tigas niya. So ito, nakahanap ako ng 8mm. At 10mm pala siya ang gamit ko. Hindi pala makita. Ayan, 10mm ginamit ko. Nakahanap ako ng bolt. So ayan ang ginamit ko diyan, saktong-sakto. Di ba? So ang gagawin niyo lang naman, siyempre, tatanggalin nyo nga yung handbrake katulad nyo na yung sinabi ko. Siyempre, iikot yan dahil hindi siya naka-handbrake. Diba? Hindi siya naka-handbrake. So, ang gagawin nyo, itutukod nyo lang ito. Kung ang paluwag, ang pahigpit kasi, pare-tight ang gagawin nyo dito para pumasok yung bolt doon at i-push nyo itong brake drum nyo. So, ang gagawin nyo lang is, tutukuran nyo ng ganyan. Siyempre, ang tukod nyo ganyan, di ba? Ganyan. Ito yung mga ano lang naman, tips lang naman para sa akin. Nasa sa inyo kung susundin nyo. Kasi siyempre, kailangan mong tanggalin talaga yung handbrake din, di ba? Hindi tanggalin, ibaba yung handbrake pala, ibig kong sabihin, di ba? So, ito yung 10mm, kabilaan yan, gagawin mo. Para matanggal mo tong brake drum dahil sa sobrang tigas yan. So, gagawin nyo, para i-push niya itong brake drum, ang gagawin niyo is pahigpit. Pa-clockwise siya. Kabilaan 'yon.
gagawin nyo. Problema kasi naputulan lang ako eh, pero mamaya tatanggalin ko yan, i-drill naman yun eh. Babaranahin lang naman yan. Tapos, unti-unti nyo yung kabilaan. So, ito natanggal ko na din naman niya. Natanggal ko na rin naman siya. So, ayan. Yan yung 10mm na ginamit ko. Tukot lang din. Dahil sa sobrang higpit niya na. So, tanggalin na natin. Lilinisan ko na rin yan, pero makapal pa rin naman yung ano, brake shoe ko. Tutuusin, lilinisan lang din naman natin siya. Ayan, puno na rin ang alikabok. Ito, bearing ko depende, pero wala pa naman akong problema, diba? So ngayon, babaranahin ko muna tong naputol na to para sa susunod na PMS ko hindi ako magka-problema ulit, di ba? So, naputulan ako eh. Normal naman yan, pero kung alam mo naman gagawin, di ba? So, huwag kang kabahan din naman. Simpleng-simple lang naman yan. So, yun guys, natanggal ko na rin yung ano, pinaputol na bolt. Binarena ko lang naman siya, di ba? So, ngayon, dilinisan din natin to ng steel brush. At ito. Ito, nasimulan ko na to kanina. Hindi ko lang na-video pa, pero kita nyo naman kapal ng dumi, di ba? Tama nyo naman, ilang mm pa yan. Number one talaga dyan. Unang mapapalitan ninyo na parts ng brakes is yung nasa front nyo. Kasi yun yung ano talaga lagi. Ah, hindi na ma-stress yung gamitin talaga siya compare dito kay ano. Although gumagana din naman to braking mo, ang problema nga lang is hindi siya ganun ka ano, ka-prone, dahil yung front mo, andun yung front wheel drive mo mismo eh, yung source ng pag-ikot mo at yung acceleration mo o yung inertia mo. Diba? So, balikan ko kayo guys regarding dito pagkatapos kong linisan. Guys, nalinis ko na to. So, itong kita nyo naman, makapal na makapal pa siya. Diba? Sa 5mm pa yata ito eh. Makapal na makapal pa siya, diba? Kita nyo, makapal pa. So, siyempre, inspeksyonin nyo na rin itong dust cover ng piston para sa brake nyo. May punit ba o wala? Ano? So, ayan. Tapos ito. Wala naman akong naririnig. Pero iba pa rin yung may load ka. Pag may load kasi mas maririnig niya. Pero sa akin wala pa naman akong naririnig na ugong. Ugong or kakaibang tunog, di ba? So yun lang naman guys, babalik ko na to. So same procedure lang din naman yun sa kabila, ganun din naman ang gagawin nyo. So update sa shock ko. Ayan, shock ko, di ba? So ayan, klaro naman lahat. So nalinis ko na rin siya, makapal siya. Hindi ko pa kailangan magpalit ng brake shoe.
Ayun guys, restore ko na.